At dito, pindutin lang po natin yan. And finally, na-recover at nakita ko na ulit yung deleted messages at conversation namin sa Messenger. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-recover ang mga deleted conversation at messages sa Messenger. Meron kang ka-chat at bigla na lang niyan dinelete yung message niya sa'yo? Huwag ka mag-alala, pwede nating mabasa at ma-recover yan. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, pwede po natin ma-recover at mabasa ulit yung mga deleted at unsent messages sa Messenger. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po natin gawin ay pumunta po tayo sa Google Play Store. At dito naman po sa Google Play Store ay i-search lang po natin ang NotiSave. Itong NotiSave application yung kailangan natin gamitin para ma-recover yung mga deleted na messages. At ito po ang itsura ng NotiSave application. Pindutin lang po natin yan at kung makikita nyo ay napakarami na nga pong gumagamit nito. Pindutin lang po natin yung install. After po niyan ay magkakaroon po ng security scan sa inyong device para syempre malaman po ninyo na safe po gamitin yung NotiSave. At lumabas nga po na safe naman itong gamitin. Pindutin lang po natin yung open na nasa baba. At dito, pindutin lang po natin yung allow. Before po natin ma-open yung NotiSave ay may lalabas po ng mga ganito, pindutin lang po natin yung next. Yan. So next lang ulit natin. Allow access to notifications, pindutin lang po natin yung allow. At dito, pindutin lang ulit natin yung next. At dito tayo mapupunta sa device and app notifications. Dito makikita po natin yung NotiSave at pindutin natin yan. At para magamit natin ito at makapag-recover tayo ng messages, i-turn on lang po natin yung allow notification access. At dahil okay na at na-setup na natin yung NotiSave, ay pindutin lang natin yung allow. At dito nag-load lang po yan, hintayin lang po natin saglit. At lalabas po dito yung block notifications, pindutin lang natin yung next. At dito po sa block notifications ay makikita mo po lahat ng applications na nasa device mo. Dito ang next step ay pindutin lang po natin at i-turn on itong all apps na nasa gilid. Ibig sabihin lahat po ng applications ay naka-block po yung notifications maliban lang po sa Messenger. Paano po yung gagawin natin? Ang next step ay scroll down lang po natin at hanapin po natin yung Messenger natin. So dito nakita ko na nga po yung Messenger natin at ang next po niyan ay isa-swipe lang po natin yan pakabila para syempre makareceive po tayo ng mga notification or messages kahit deleted na ito. At ngayon, balik na po tayo sa NotiSave. May lalabas lang po ng mga ganito at pindutin lang natin yung next. At ngayon, nandito na po tayo sa NotiSave. Dito po natin makikita at mababasa yung mga deleted or unsent messages sa Messenger. At ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung example na kahit dinelete na niya yung chat niya ay mababasa ko pa rin. At ngayon, punta tayo dito sa example natin na kung saan meron kaming conversation ng aking girlfriend dito sa Messenger. So dito nagtatype po siya ng I miss you at makikita niyo po dyan sa screen ko na merong dotted line, ibig sabihin nagtatype po siya. Pero possible nga na i-delete niya yan kapag hindi natin nabasa or nakatulog tayo or hindi natin napapansin yung message niya. Diba? Ganun naman ang mga babae. So dito for example, nag-type na siya ng I miss you or nag-chat na siya. At dito lumabas sa akin at nag-notify na na-receive ko nga po yan. But the problem is kapag ni-remove niya yan or in-unsend or dinelete, hindi na natin mababasa yan or hindi na natin makikita. At ayun yung kahalagahan ng NotiSave mamaya. So dito makikita nyo po na naka-unsend na po at naka-delete na po dito sa conversation namin yung mismong chinat niya kanina na I miss you. So paano ko nga ba yun mababasa? So papasok na po doon yung kahalagahan ng NotiSave. Ipapakita ko po yan sa inyo. At dito mag-exit lang po ako at babalik po ako dito para gamitin na po yung NotiSave application. So dito po sa NotiSave ay makikita at mababasa ko na po yung mismong dinelete niya na message sa conversation po namin. So dito makikita nyo lumabas na po yung Messenger dyan sa may bandang baba at kailangan ko lang pong basahin yan at lahat po ng in-unsent or dinelete niya sa aming conversation ay dyan ko na po mababasa. At ngayon ipapatry ulit natin ng isa pa na kung saan magta-type siya dyan ng another message or chat sa akin na I love you. Kung makikita nyo po dito sa kabilang side ko na screen ay lumabas na po at pumasok agad dito sa NotiSave application yung mismong message niya or chat niya. At ang kagandahan ay kahit i-delete or i-unsend niya po yan ay diretso na po yan nakalagay sa ating NotiSave. Kung makikita nyo po ay may dalawang message siya or chat na dinelete or in-unsend pero nakalagay na po yan sa NotiSave.
Pero dito po sa normal na messenger po natin, ang nagre-reflect po dyan ay naka-unsend po yan or naka-remove. Automatic na po yan dyan. At dito, pindutin lang po natin yan. And finally, na-recover at nakita ko na ulit yung deleted messages at conversation namin sa messenger. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba i-recover ang deleted conversation at messages sa messenger. Kung mapapansin nyo po sa ginawa po natin kanina, ay nag-install lang po tayo ng isang application na NotiSave. At dahil nga po sa tulong ng NotiSave, ay mababasa natin ulit yung mga deleted na messages. At ang simpleng reminder ko lang po sa inyo, dahil nga po isa po itong application, ay meron itong mga limitations. Number 1, you can only read and see those recent unsent messages. Kaya ang advice ko sa iyo kapag napanood mo yung video na to, ay install mo na agad yung NotiSave. Para syempre, mabasa mo na yung mga dinelete at in-unsent na messages ng kachat mo. And number 2, as of now po ay available pa lang po ito sa mga Android devices. At ayun po yung dalawang limitations ng application na ito. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa my comment section sa baba. And also pwede mo rin i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. Before nga po pala matapos tong video na to, ay may gusto muna akong i-shoutout. Big shoutout nga pala sa Si Maya Garden Resort, ang pinakamagandang resort sa Alaminos, Pangasinan. And also, big shoutout na rin sa napaka-generous at napaka-pretty na ate ko dyan sa Pangasinan na si Ate May Cambacanlas. At syempre, kung bago ka lang ang tapadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang maywaga notification bell para sure at sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace! One love!